Ayon, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayo panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay News Files. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News Files, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapagsubscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News Files. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News Files at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Bakit kayo humingi ng 2.066 billion for traveling expenses for 2023 at 39.7 million lang pala ang gagastusin ninyo? So, saan mapupunta yung sobra? Grabe si Sasugata. Bakit hihingi ng 1,339,300,000,000 for traveling expenses ng 2024, kaya ang ginastos mo lang pala ay 39.7 million. So, galawang kupit ito. Galawang kupit. Ayan o. Napangiti na lang siya eh. Ayun o. Thank you po sir sa pagsuporta kay BT Sara. Maraming pong salamat. At thank you po sa pag-api mo kay ano, kay Eric. Maraming salamat. Mali po yun. Talagang harap-harapan talaga. Sila daw nilaglag ang Kongreso. Additional 12.5 billion budget ng Kongreso. Hindi pinabura ng mga senador. Speaker Romualdez, diktador daw. At balak din daw sampahan ng kaso ni Ka-Eric si Romualdez. Totoo kaya? Naging malaking usapin ngayon sa social media ang samot-saring kontrobersya ng Kongreso nitong nagdaang araw. At isa na nga dito ang kanilang budget. Tila nilaglag ng Senado ang kamara dahil hindi pumabor si Senator Coco Pimentel sa pagpasa ng pondo. Matapos questionin ito ang nasa 12.5 bilyong piso na pagtaas sa pondo ng House of Representatives at 450 bilyong peso para naman sa unprogrammed appropriations. Paliwanag naman ni Finance Committee Chairman Senator Sonny Anggara, hindi anya na isama ang request ng ibang kongresista nang ipasa ang panukalang budget sa National Expenditure Program. Nagulantang ang mga netizens sa bilyon-bilyong hinihinging additional budget ng mga mambabatas at ang tanong ng lahat, saan mapupunta ang perang ito? Sana ay hindi ito ibulsa ng mga politiko. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, payag ba kayo na dagdagan ng budget ang mga kongresista? Samantala, ibinahagi. Grabe no, yung ganun kalaking halaga, kailangan nila. Kung sa kailangan naman talaga, kung kailangan nila is dapat sabihin nila kung saan nila gagamitin. Kalapatan ng mga mamamayan yan na malaman kung saan gagamitin yung budget na yon. Kasi talagang sa mga mamamayan ang gagaling yan eh. Yung mga buhis na binabayad nga, di ba? No? Yung mga kinakaltas-kaltas. Mataki mo siyempre, nagpapakihirap ka magtrabaho, ganto ganyan, yung sinasahod mo, binabawas, tapos ganyan lang. Kung totoo man to o hindi, is masakit malaman na ganyan na wawaldasin mo lang sa ganun. Siguro kung kukuha ng pondo, mas maganda na yung, wag naman masyado, kung sa pangangailangan mo is yung wag naman sakto, sobrahan mo ng konti, wala namang problema dun eh. Diba? Basta yung makikita ng mga tao, yung pondo na yon is napupunta sa tama, yung kinukuha. Pero kung hindi nakikita ng mga tao, kung saan dinadala, is yun ang mali. Ni Ka-Eric sa kanyang Facebook account ang umano'y conversation nila at interview ng DNX News na kung saan ang napag-usapan nila na tila nga o posibleng kasuhan ang nagmamagaling daw na si Speaker Romualdez. If there will be clear and present danger of collusion and conspiracy, pwede ako mag-files ng kaso with Dr. Badoy. But ang problema galing natin, ang mga government agencies na locked si Speaker Martin Romualdez ng mga gagawing budget nila gra. Kagagin na pabayaan niya nang nga daw mini dictator na si Martin Romualdez. That's another question kung pwede mo i-file o hindi kasi baka madlock dira ang mga nasa gobyerno nga kugon kag matiguon ni Martin Romualdez ang ilang mga budget kag tigbason sila kag ipatawag sa Kongreso kag ipakauyaan kag
gulat-gulaton, kapinta, wala man kami nakita na doon nadipinsahan sa presidente ang mga katarungan sa pumuluyo. Wait! Pinapabayaan niya man ang abusuhon ini ni Martino Molde sa isang iagang. So I think amo na kabudlay mag-file sang kaso sumong and I think the more interesting point right now is it still Bongbong Marcos Jr. running the country and the government, which brings me to the Martino Romualdez and si Martino Romualdez na what does he have sa presidente? I mean yan, I think siguro number one kasi siya ang pinakadako na contributor and benefactor sa finance, electoral finance operations ng presidente sa nagkakampanya. That can only be assumed. Mm-hmm. But that is a logical assumption. Mm-hmm. Anong hold niya sa niyog ni BBM? That's mm-hmm. number one. Number two, mm-hmm. is he designated as the de facto runner and the overlord of the government? Mm-hmm. Ano na pamangkot siyang pumuluyo na why dinaklip ang poder ni Martino Maldis para gamiton ang Kongreso sa pagpangharas sa iya mga political enemies. Kagsubog, ang iya mga kaalyado ng mga CPP, NPA, NDF ang mga nagabinipisyo, mga nagakontra sa communist terrorism, sa pagpanunog, pangbomba, pagpatay, pag-extort, pang-recruit, ang ginagamit ni Martino Romualdez Bong, pinapabayaan niya ang magbaskog ang atake, counter-attack sa CPP, NPA, NDF because they are his political allies and attack dogs against those sa mga political enemies niya. Mm-hmm. So ang muling problema sa buong aaga hipos ang presidente. Mm-hmm. Is Martin Romualdez the one running the government? Samantala, Congressman Akop umabsent nga ba sa pangatlong hearing sa Congress sa isyo ng prangkisa ng SMNI matapos kasi na ma-cite in contempt sila si Kaerick at Dr. Lorraine Badoy sa House of Representatives, inula ng mga pangit na komento si Congressman Romeo Acop kung dati ang mga netizens ay napabilib kay Congressman Romeo Acop sa talino nito at sa galing mag-imbestiga lalo na sa mga isyo ng mga tiwaling pulis na sangkot sa mga kalokohan, partikular na sa droga. Ngayon ay inula ng pangit na komento si Congressman Romeo Acop. I work with Congressman Acop in Philippine Constabulary AFP. I dismayed of his latest action against Kaerick and Dr. Lorraine Badoy who risked their life in fighting against the communists. Makakapagbago pala ang pera sa karakter ng isang tao tulad ni Congressman Acop. Sayang ang talino niya. Ay nako, kapag pera ang nai-involve, lahat nagbabago. No, kahit ang prinsipyo kayang lamunin ng pera. Ganyan talaga yan. May kasabihan tayong ganyan. No? Iba talaga ang nagagawa ng pera sa tao. Although kailangan talaga natin ng pera sa buhay natin. Pero kapag ikaw talaga is nagpailalim ka sa pera, ay, yung prinsipyo mo mawawala. Dala sa pera, nawala na ako ng gana. Hiniral pa naman siya. Hinangaan ko si Congressman Acop noon. Pero ngayon, hindi na. Makikita mo ang tunay na may prinsipyo. Overact sila sa mga sinasabi ni Kaerick na kuryente ba sila. Noong una, hinangaan namin si Congressman Romeo Acop kasi he seems to be a man full of integrity. Pero sa committee hearing kay Kaerick at Dr. Lorraine Badoy, gumuho ang lahat ng paghanga namin. Lalo nang sabihin niya, si Attorney Tolentino na dakdak ka pa ng dakdak dyan. Grabe. Honorable bang matatawag yon? Walang second chance sa mga ganong klaseng tao. Walang modo. Sometimes the runner stumbles. Hope Mr. Acop realize that the integrity should never be sacrificed in exchange for the money and power. Itong si Congressman Acop, ang tapang-tapang niya sa Congress. Pero bataan din pala siya ni Romualdez. Sana patuloy mong pairalin ang patas na pagbibigay ng mga batas sa mahihirap o mayaman. Congressman Acop lost his credibility. Wrong move in his miscalculation was witnessed by millions in primetime national TV. Sayang mabango na sana ang pangalan niya. Ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo kay Congressman Acop? Kung ikaw matino ka, bakit ka hihingi ng 1,300,000,000 for traveling expenses ng 2024, akaya ang ginastos mo lang pala ay 39.7 million. Yun lang. Diba? Laki, no? So, tapos ganun lang yung ginastos? Galawang kupit ito. Galawang kupit. Galawang kupit. Bakit ngayon malakas ang loob nila na gawin ito taon-taon? Una, naku naman, kung ganyan mangyayari naman taon-taon, Diyos ko, baka naman maghirap na tayo niya. Sus! Wala naman kasing makakapigil sa kanila.
Dahil kumbaga sila yayaman tayo, maghihirap talaga. Yung tipo na ano-ano ka na sa trabaho, nakukuba ka na sa ginagawa mo. Pag kumikita ka, tas kakaltasan ka. Okay, sana kung yung ganyan, kinakaltasan ka, pero alam mong sa maganda na pupunta, tapos alam mo na sa mababalitaan mo yung ganito, Marius. Kung totoo man to o hindi, no, masakit talaga yung malaman. Masakit sa damdamin. Kahit kayo mga katunay, di ba? Ano magiging reaction nyo sa ganyan? O lalong-lalo na kung siyempre sa bulsa ng mga mamamayan ang gagaling yan. Na dyan lang pala napupunta, Mariusip naman. Hmm. Po ang nag-a-approve ng budget nila. So, nasa kapangyarihan po kasi ng Kongreso ang mag-approve ng budget. So, ngayon, yung budget ng Kongreso, sila ang maglalagay at sila rin ang mag-a-approve. Nagigetsin nyo. Sige, ang unang dahilan. Ikalawang dahilan, pag binangga mo ang Kongreso, babalikan kanila ng bonggang-bongga, super bongga. At nakita na natin ito sa pamamagitan ng ginagawa nilang infeka Eric at Lorraine. Diba? So, binangga nila ang Kongreso, so nabangga sila ng bonggang-bongga, sobrang bongga. At ikatlo, wala naman kasing pakialam ang taong bayan sa galawang kupit na ito. Diba? Walang pakialam ang taong bayan sa galawang kupit na ito. Can you imagine? Over 30 years na ang problema. Over 30 years na ang problema. Walang pakialam ang taong bayan. Kaya ang mga mambabatas ay mananaba na lang sa perang pinaghirapan ninyo. Ah, yun. So, huwag na kayong malungkot. Yun ang masakit. Diba? Huwag na kayong malungkot na walang nangyayari sa buhay ninyo. Kasi at least, yung pinaghihirapan ninyong pera is nakakapagpaaral ng mga anak ng congressman at senador sa ibang... Yun lang. Bansa. Grabe naman. Untakin mo, no? Yung... Wow! Naku naman. Mamaya wala na magbayad ng buwis niyan. Kasi kung ikaw, pag di ka nagbayad ng buwis, lalo na yung mga, di ba, yung kumikita ng malaki, hinahabol talaga nila, no? Tapos ikakatwiran na lang nung... Kaya hinahabol niyo yung buwis namin... Tapos yung buwis namin, mabalitaan namin, ganyan. Ganyan ang nangyayari. Mamaya, yun na yung maging katwiran nila lahat. O, tapos kakaltasan sa trabaho. O, yung buwis mo, kinakaltasan ka sa trabaho. Kaltas sa'yo to. Ano ba kinakaltas nyo sa amin? May pakinabang ba yan? Kumbaga, mas masarap mag-ambag kapag mayroong magandang napupuntahan yung inaambag mo. Di ba? Pero kung wala na ko, nakakadismay ang mag-ambag. Di ba? At least yung perang pinaghirapan ninyo ay nakakabili ng mga designer bags ay. Louis Vuitton, Hermes Goyard, ng mga kabit, asawa, aray, anak ng mga congressman at senators. Ay, diba? Naku, totoo ba to? Wala naman ang katotohanan dyan. Naman, wag naman din yan. Ng taong bayan. Kita mo tong media. Alam nila tong problemang to, di ba? In-interview ako ni Ed Linggao sa One News. Sabi niya, papasalamat siya dahil buti na lang binalik ko uli itong issue ng MOOE dahil it was just swept under the rug. Sabi niya ganyan. Sabi ko naman, I think the credit should go to Sonita Monson kasi sinulat niya ito before 2011. So from 2011 hanggang ngayon, dead ma. Diba? Dead ma dito. So ayun na nga, ayaw banggain ng mainstream media ang Kongreso tungkol sa problemang ito. Eh, problema naman talaga siya. Diba? So, sino ngayon? Ayaw rin siyang banggain ng simbahan. Itong problema na ito, bakit? Kasi syempre, tumatanggap sila ng donasyon sa bawat congressman, bawat senador. Ngayon, hindi naman ito pwedeng banggain ng president kasi nga may separation of power sila. Diba? Hindi rin ito pwedeng bagain ng korte. Kasi nga may separation of powers. So ngayon, sino ngayon yung babangga? Ayun, natatignatunghayan ng video na nagbula kay News Files. At syempre, natunghayan din natin si Sas Rogando Sasot, no? Grabe. Grabe talaga yun yung nalalaman kong ganun, no? Nakakapanlambot. Takin mo yung perang inaano mo, no? Binibigay mo, iinaambag mo.
kung pinagpaaral mo lang sa sarili mong anak o pinanggastos mo ng pamilya nyo, is malaki din ang maitutulong nun. Kung totoo man to na ganyan na nangyayari, grabe, sus ko. Kayong mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.